Hi guys, good morning, good day po sa inyong lahat. Ito naman ako. So, dadaan naman ako sa inyong tahanan guys. May konting share naman ako sa inyo sa kusina ni Amo. So, gagawa ngayon yung amo ko ng soup with undomi guys. So, ipakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredient na gagamitin. Kung kayo po ay mahilig sa kusina at saka gusto nyong gawin din to yung klase ng soup na gagawin niya mamaya. So, tara, ipakita ko po sa inyo guys yung mga ingredient na gagamitin niya. Kung kayo po ay mahilig sa kusina, pwede niyo itong gawin kasi indomie yung gagamitin niya guys na kanton sa paglagay ng soup with shrimp. Yung gagawin niya, lilagyan niya yung pansit kanton na may mga gulay-gulay at saka yung shrimp. Yung shrimp, ito yung pasayan guys. Nagagamitin niya yung maliit lang. So, ready to tulagay na lang to sa kaldero. Kasi, ugasan lang ito isang beses. Okay na to kasi malinis na siya. So, ipakita ko sa inyo. So, ito yung isa sa mga ingredient na isasahog yung guys sa paggawa mamaya ng soup. Kasi hindi naman tayo hands-on talaga sa pagluluto. Bali, siya talaga yung nag-hands-on sa pagluluto, guys. Ako lang yung naghahanda ng kanyang lulutuin. For example, ngayon ang gagawa siya ng soup. Sabihin niya lang sa akin na i-prepare or ihanda yung mga gagawin niya, guys. And then, pagdating niya mamaya galing sa trabaho, so, nakaready na lahat yung gagawin niya para mas madali na lang. Kasi kung minsan yung dating ng amo ko dito, guys, mga 3:30 or 3 o'clock ng hapon bago pa siya gagawa ng pagkain namin dito kasi siya talaga yung nag-hands-on sa kusina guys. So, ito yung mga ingredient na ipakita ko sa inyo sa pagluluto ng soup na gamit yung indomie guys. So, ito yung pasayan. So, ready na ito. Hugasan lang ito na kung isang beses. At ito yung kusa guys. Yung kusa is meron sa atin yung ito sa Pinas. Anong tawag dito sa Pinas? Ito siya guys. Kusa sa kusa dito yung tawag. Nakalimutan ko lang sa Pinas. Parang, iwan ko. Basta meron yan dito sa Pinas. Tapos, itong parsley na gagamitin. Isahog din mamaya to sa last na pag naluto yung soup at saka yung gulay-gulay. Tapos, nalalagay din siya ng lemon. Tatlong lemon, guys. Para mas maganda yung lasa. And then, lagyan niya ng olive oil. Yung gamit din sa pag gamit na instead of cooking oil, ito yung ginagamit niya, olive oil guys. Masarap po kumpara sa normal na oil na ginagamit niya. Ito talaga ginagamit niya pag hindi naman sa mga lulutuin. So, ito yung kadalasan na ginagamit niya, yung olive oil guys. Yan po. And then, naglagay lang po siya ng salt at pepper. Then, konting vinegar guys. So, yan po. And yung mixed vegetable. Ito din yung sinasama niya. Itong first yung bago niya ilagay yung mga ingredient, guys. Palutuin niya to maybe 5 or 7 minutes. Tapos, itong kosa. And then, lagyan niya, ilagay niya yung pansit canton, tubig. And then, yung last, ito yung shrimp. Tapos, ilagay niya itong pastry. Yan lang po. Kasi, hindi naman talaga ako nag-hands-on, guys. Sa paluluto, ipakita ko lang sa inyo kung ano ang procedure sa pagluluto ng kanyang soup dito. So, yan. At saka, ito guys, ito yung indomie na gagamitin niya. Meron sa atin ng ganyang tasa. Kung kayo man ay nanood, mga katulad kong Pinay or kahit anong ibang lahi ang mahilig kayong maluto sa kusina. Itong gagawin ginamit niya guys, pansit canton to. So, hindi siya like mga pansit talaga or mga macaroni eh. Yung iba ginagamit. So, ito sa kanya guys. So, sa kanyang invento lang siguro to or sa kanyang own version na gagamitin. So, instead of talaga na pang soup ng mga like macaroni or ano, itong ginagamit niya is pansit canton guys. So, ito. Ready na siya mamaya. Ito lang ang mga gagamitin. So,
Bago yan, maganda ng ako ko nito. Apat or tatlo hugasan ko lang, guys. Para ready na, ganyan. Yan po. Inunda ko lang. So, 6 siguro okay na to. Yan. Tapos lang natin. So, ito din yung pastry. So, yan po. Ito. Tsaka ko sa... Dito na magbabas. Yan po. Yan. So, yan guys. Handa lang natin to kasi para ready na pang siya yung magluto. Is mag 12-1 pass na dito guys. So, yung dating niya bago siya magluto, even 3 o'clock naman. So, ihanda lang natin to para pagdating niya mamaya ready na. Yan lang naman talaga yung gawain ko dito sa kusina. Yung naman talaga ako nag-hands-on sa pagluluto. So, kung ano i-request niya kung ano gagawin ngayon. So, yun lang po ang inahanda ko para pag... Pag nandito na siya, ready na guys. So, kasa lang natin to. At saka yung wine guys. So, yan po. Kita ko po sa inyo. Ayan. Ito yung kusina ko dito. Ihanda ko lang ito lahat sa paghuhugas and then iwain guys para ready na mamaya at hugasan ko lang yung pasayan guys. So, yun lang po yung pangalan namin today. So, hindi naman sila masyado nahili sa kanin. So, ito lang guys. At sa alaga ko muna ipansitan ko din. Iwalay din. Hindi kasi kumakain sa mga soup. So, yun guys. Pansitan ko muna sa kanin. At saka sa tatay at saka sa bata ng babae. So, kaming tatlo is soup guys. So, ito yung mga kami dito. So, konting luto lang sa kusina. Ayos na kasi tatlo lang naman kami. Tatlo lang sila at ako isa. Apat kami lahat dito sa bahay. So, yun. Minus na siya. Mas madami yung luto ko kasi ito yung mga gano'n. Gusto dito nyo natin ito guys. At ito yung kosa. At ang dasa na natin yung luto. So, ito na guys. Nagkasan ko na to. Ready na to mamaya. Iwain lang to mamaya. At saka yung itong pasayan. Nagkasan na natin. Nagkasan ko lang to.
dalawang beses, tapos na po guys, kasi ready naman ito na tanggal na yung balat. So, ayan na. So, ready na po. Basan ko lang kung saan kasi. So, dalawa. Hanggang tapos na. Medyo malaki at saka medyo maliit. Kasi yan sa mga ako. So, pag maghugas tayo ng pasayan or shrimp dito guys, meron nitong parang itim pa dito sa gitna, yung tiyan niya ba. So, tinatanggal din nila dito. So, yan po para mas malinis talaga. Yan. Alam mo naman sila napakasensitibo sa pagkain. So, kailangan natin tanggalin ito guys. So, wala naman yung dumi kasi nalinis na. Yan. Kita nyo ba? Yan po. So, ready na to. I-open ko lang para mas maganda. Mas madali lang naman talutuin guys kasi soup lang yung ano, tapos yung indomie lang yung gamit niya. Hindi naman matagal yung lutuin. 2 or 3 minutes or 5. Okay na yan. Tapos paglagay ng mga gulay-gulay. So, yun. 15 minutes siguro luto na to guys. So, madali lang lutuin to. Pag kayong merong mga ingredient dyan sa inyong kusina. Yung kosa. Salt and pepper lang, olive oil. So, yan. Indomie, ang indomie makikita naman yan sa lahat. Alam naman natin siguro yung klase ng indomie. So, mas madali lang. So, kung gusto nyo magluto sa kusina ng ganitong klase, so, pwede nyo gawin guys. Maganda lang kayo na shrimp, yung pasayan, ano ba, vegetable, mixed vegetable guys, and then kosa, and then parsley, salt and pepper, at saka indomie. Yun lang naman yung nilagay dito or sinasahog. So, ayan. So, tapos ito guys, ginagawa na natin. Hindi na pamamaya. So, ito na guys, ready na po ang shrimp natin. Yan, ang basang ko na po. So, yan ko lang dyan hanggang medyo madram. Ayan po guys, so kung mahilig kayo magluto sa kusina sa pagluluto ng soup, so meron akong konting tips na
Sana ay may makuha kayo guys sa pagluluto na gamit lamang yung konting, kahit konting shrimp na or pasayan at saka ito, green na kusa na tawag sa Pinas, no, nakalimutan ko guys. So, parang ano ba? Kusa din siya. So, ito guys. Nakalimutan ko kung anong tawag to. Parang patula ba? Parang katulad ng patula po. Ewan ko lang. Nakalimutan ko kasi. So, yan. Pag meron kayo ganito, konting parsley guys. Dalawang lemon. So, olive oil. So, black pepper and salt and vinegar. At hindi mamawala to guys. Kasi ito yung magpadagdag gulay sa ating lulutuin na soup at saka yan. So, yan ang po muna ma-share ko sa inyo guys sa kusina ni Amo. So, i-demo ko lang yung mga ingredient kasi hindi naman tayo hands-on sa pagluluto, pero nakabisado ko na yung mga ingredient sa kanyang lutuin everyday ko ano man yung ginagawa yung guys. So, yan lang po na ma-share ko sa inyo. Sana po ay may makukuha kayo. Bye!